Hello everyone, i-share ko sa inyo paano ako mag isang version ng paggagata ko ng alimasag at saka mussels or yung tahong. Yan, wala lang akong hipon dahil maliliit yung mga hipon kanina, hindi ako nakabili. Ito yung pangalawang gata, pinapakuloan ko na siya. Ilalagay ko lamang itong mga ating lalagay, mga sangkap niya. Ito, nilagyan ko siya ng mais, kaya lalagay ko na rin siya yung mais niya. Lalagyan muna natin yung sapal para mas masarap yung lasa. Lalagyan ko siya ng kamatis, meron siyang luya. Meron siyang sibuyas at bawang. Yan. Ito yung pangalawang gata po yan. Lalagyan natin siya ng kanyang mga spices, pampalasa. Ito po yung ay dinurog na bawang at sibuyas powdered po yan. Ito po yung ating chili garlic po yan. Lalagyan ko rin siya ng turmeric powder kahit meron na siyang luya. Ayan. Ang ating patis. Lalagyan ko rin po siya. Ay, patis, paminta. Mas masarap po. Mas marami. Ayan. Dito rin lalagay ng ibang walang MSG yan. Kaya okay lang po yan. Masarap po yan. Tapos, kasi mga shells po ito, mas maganda po yung combination ng patis at saka asin. Mas mawawala yung kanyang lansa. Kunting asin, kunting patis at nilalagyan ko ng suka. Yan. Tapos ito, ang ilalagay kong dahon ay spinach. Wala akong dahon ng spinach saka malunggay. May dahon akong konting malunggay. Yan, lalagay ko ito. Lulutuin ko muna siya sa pangalawang gata. Pag mamaya, pag kumulo na siya, saka lalagyan ko siya ng yung gata talaga, yung coconut cream mismo. Yan, lalagay ko siya mamaya. Yan, niluto ko muna siya rito. Mamaya na itong tahong kasi mabilis lang naman yan. Niluluto ko muna ito. Unahin ko muna itong iluto. Yan, patakpan natin at balikan. Yan, tingnan natin. Ito na po siya. Kaya pwede na natin siyang haluin. Yan. Pag kami naggagata, mas gusto kasi namin yung may sabaw. Tapos ngayon, lalagyan na natin ito. Lalagay ko na rin yung aking gata. Nakasa freezer po yan, kaya ganyan po siya, tumitigas. Yan, tumigas po siya. Hatiin muna natin, mamaya natin na tansyahin kung maglalagay pa tayo. Yan, hayaan natin siyang ulit kumulo, tapos tingnan natin kung dadagdag pa tayo ng gata, tapos lalagyan na natin yung dahon. Tingnan natin. Yan. Lalagyan na natin yung dahon. Spinach at saka malunggay po yan. Pinaghalo ko na siya. Yan. Kung gusto mo ng gatang gata, yung creamy talaga, dadagdag ka ng gata.
Ito ay gusto ko lang yung sabaw lang niya ay may gata. Hindi ko na nilagay lahat ng gata. Kasi yun na nakakaumay pag ma yung naglalangis na yung gata niya. Nakakaumay na. Ito ay may magiging parang sabaw lang niya. Mahihigot ko siya. Yan, luto na yung aking ginataang mussels or tahong at saka alimasag na may corn. Yan, sarap po yan. May kasama siyang corn. Yan, mura po ngayon ang lumasag at saka ng tahong. Mura po ngayon, pwede niyo po yung gayahin. Yan, ito po ang aking recipe ngayon na sana ay nagustuhan mo. Pwede mo nang gayahin, pwede mo na siyang lutuin. Lutuin mo na at siguradong mapapasarap ka. Kung gusto mo nang mas malagkit or mas malapot pa yung gata niya, magdadagdag ka ng maraming gata. Sa akin, tama lang ito dahil ito yung gusto namin na gata, yung parang sabaw lang siya. Pero lutuin mong maigi para hindi siya hilaw, kasi hindi masarap pag hindi hilaw yung sabaw niya ng, o yung pagkakagata niya. Yan po, maraming salamat at sana paki-like mo ako, paki-share at paki-subscribe naman po ako. Yan, maraming salamat. God bless.